بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang tatalakay natin ngayon ay ang patungkol sa mga dulot, mga kabutihang resulta, dulot ng pagkakaroon ng pananampalataya, paniniwala sa kadar, o kaya tinatawag natin na destiny, tadhana. Okay? So, kamakailan lang ay tinalakay natin yung patungkol sa destiny, kadar, na sinabi natin na ito ay ang pang-anim na pang-anim na haligi ng pananampalataya sa pananampalatayang Islam. Okay? So, ito ay kasama talaga sa mga haligi ng paniniwala, pananampalataya sa Islam. So, ngayon, talakayin natin ang mga kabutihang resulta, kabutihang dulot ng pagkakaroon ng pananampalataya o kaya iman sa kadar, destiny. Okay? Ito. Yung tayo ay naniniwala na ang lahat ay nasa kamay, control ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magkakaroon ka ng kabutihan, ha? Magkakaroon ka ng kabutihan dahil kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dadatnan ka ng pagsubok dahil sa pagpapasya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit yan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, na kanyang sinabi kasama sa naunawa natin sa kanyang hadith sa wikang Tagalog. Sinabi niya na nakakamangha ang sitwasyon ng isang mananampalataya. Na kung saan ang sitwasyon na ito ay hindi, walang sinumang magtatamo maliban lamang sa taong mananampalataya, may pananampalataya kay Allah. Anong sitwasyon na ito? So, sinabi ng propeta, kapag dinatnan siya ng kabutihan, nagtamo siya ng kabutihan, siya ay nagpapasalamat. Kung mayroon man siyang ma-achieve mula sa mga kabutihan, siya ay nagpapasalamat kay Allah. Ini-address niya ang kabutihan na yaon kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi niya ito ina-address sa kanyang sarili. Hindi ito nagiging dahilan para siya ay maging hambog, para siya ay magmataas, para siya ay magmayabang. Bagkus, nagiging dahilan ito para siya ay makapagpasalamat kay Allah dahil sa paniniwala niya sa kadar. Paniniwala niya na ang bagay kabutihan na kaning na-achieve ay kasama sa kadar na pinasya ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya. So siya ay nagpapasalamat kay Allah. Di ba? Mayroong mga tao na kapag mayroon silang kabutihan na-achieve ay ini-address nila ito. Nakakalimutan nila si Allah. Nagyayabang sila. Halimbawa, kamakailan lang ay nakita natin yung mga result ng mga late passer, di ba? Yes. Ha? Yung mga nag-exam sa lisensyo, sa nursing lisensyo exam, nakita natin mayroong pumasa, mayroong namang hindi pumasa. So, halimbawa, yung mga nakapasa dyan, kapag hindi nila ini-address kay Allah yung kanilang na-achieve na yaon, sila ay nawalan ng pagpapasalamat kay Allah. Kulang ang kanilang paniniwala, pananampalataya sa tadhana. Pero kung sila ay magpapasalamat kay Allah, i-address nila ang biyay na yaon na kung saan kanina sasabihin na hindi namin ito tinamo, hindi namin ito na-achieve, maliban na lamang na dahil sa pagpapasya ni Allah o kaya biyaya sa amin ni Allah. So sila ay mayroong pananampalataya sa kadar, paniniwala sa tadhana na pagpapasya ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ganyan ang mananampalataya. So kung walang pananampalataya dito ang tao, magiging hambog siya. O tingnan niyo, ang galing ko. Kayo nga, ha? Ang galing ko, no? Di ba? Nagiging hambog. Papost-post siya, galing ko talaga.
galing ko talaga sa dinami-dami ng nag-exam, ang daming nabagsak, ako kasali ako sa, so wala sila sa pagpapasalamat kay Allah. Nang dapat sila ay nagpapasalamat kay Allah. Okay? So kapag mayroong paniniwala sa kadar, nagpapasalamat kay Allah. Ganon din, sabi ng propeta, kung siya ay datnan ng kasamaan, pagsubok, okay, mayroong mawala sa kanya o kaya mayroong bagay siyang pinapangharap siya, balit hindi niya ito natamo. So siya ay nagsasabar, nagtitimpi. Fakana khairallah. At dahil sa kanya pagtitimpi, pagsasabar, nagiging mabuti ito sa kanya. So ito yung paniniwala sa kadar. Likay la ta'saw ala ma fatakum, sabi ni Allah. Upang sa ganoon ay hindi ninyo ikalungkot. Ha? Hindi ninyo masyadong ikalungkot, ipagdalamhati ang mga bagay na hindi ninyo nakuha o kaya nawala sa inyo. Okay? Wala tafrahu bima atakum, at upang sa ganon ay hindi kayo magmataas, hindi kayo maging hambog. Hindi ninyo ipagmalaki at ipagmayabang ang mga bagay na ipinagkaloob sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang kabilang sa mga dulot ng paniniwala sa kadar. Natututo tayong magpasalamat kay Allah, natututo tayong magpakumbaba sa mga tao. Hindi tayo nagkakaroon ng sifa, katangian na pagmamataas. At natututo tayong magtimpi, magsabar, magtiis sa mga bagay na hindi natin natamo o kaya mga bagay na nawala sa atin dahil sa paniniwala sa kadar, paniniwala sa destiny, ayon sa katuruan sa pananampalatayang Islam. Okay? Iba pang mga dulot ng paniniwala ay pagsamba. Ito ay pagsamba. So kapag ang tao ay may paniniwala kay Allah, may paniniwala sa kadar, siya ay nagsasamba kay Allah, nagpapalapit kay Allah sa pamamagitan ng kanyang iman, pananampalataya sa kadar. Okay? Al-imanu bil-qadari tariqul khalasi minash-shirk. Ito ay daan tungo sa pag-iwas sa shirk. Tungo sa pag-iwas sa shirk. May mga tao na naniniwala na mayroong dalawang Diyos. Yung iba pa nga tatlo eh. Yung iba pa nga apat eh. Yung iba pa nga marami. Di ba? Pasintabi lang sa mga matatamaan. Eh? Mayroong mga tao na naniniwala na dalawa ang Diyos. Diyos na tagapaglikha ng kabutihan, tagapaglikha ng kabutihan, at Diyos na tagapaglikha ng kasamaan. Allahu Akbar. Mga tao ito na wala tagabay at patnubay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala silang paniniwala sa kadar. Wala silang pananampalataya sa Islam. Okay? So kung ang tao ay may paniniwala sa kadar, pananampalataya kay Allah at sa kadar, siya ay makakalayo sa mga shirk, pagtatambal kay Allah. Dahil ang isipin, paniwalaan ng tao, sabihin ng tao na mayroong dalawang Diyos, ito ay pagtatambal kay Allah. Dahil walang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naunawa natin? So, kung mayroong mang kabutihan at mayroong mga bagay na nagdudulot ng kasamaan, ang lahat ng yan, mga kapatid sa pananampalataya wa ta'ala, nagmumula sa kaalaman, pagpapasya ni Allah, pagpapahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang anuman na mangyayari dito sa mundo maliban na lamang na nasa kaalaman at kapahintulutan, kapasyahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, naunawa natin? Okay? Tapang at lakas ng loob. So ang tao, kapag mayroon siyang paniniwala, mayroon siyang pananampalataya sa tadhana, kadar, okay, nagkakaroon siya ng tapang. Anong tapang yan? Anong tapang? So tapang sa pagsasagawa ng kabutihan. Okay?
nagkakaroon ka ng tapang at lakas na loob. Halimbawa ngayon, nakakarinig tayo ng mga ustad na pinapatay, di ba? Nakakarinig tayo ng mga alim, mga da'i, mga preacher ng Islam na namamatay. Narinig niyo na yung mga ibang namamatay? Isang preacher, isang da'i sa Baguio, isang preacher da'i sa Manila, iba pang mga ano na pinapatay na hindi alam yung dahilan. Okay? Alam natin yung dahilan yan. Dahil lang sa pagpapalaganap ng katotohanan, sila ay pinapatay. So, ang tao, kapag mayroon siyang paniniwala, mataimtim, malakas na paniniwala sa tadhana, hindi siya matatakot na sabihin ang katotohanan. Di ba dapat matakot tayo? Yung ustad. Di ba dapat matakot siya? Uy, may ustad na pinatay dahil lang sa nagdadaawa siya. May ustad na pinatay dahil sa siya ay nagtuturo ng Islam. So, ang, di ba? So, anong maiisip ng tao? Yung ustad na may maalam? Pag mahina yung kanyang paniniwala? Okay? So, titigil siya sa pagdadaawa. Hindi siya magtuturo. Kasi sasabihin, maiisip niya, baka ako na yung isunod nila. Di ba? Yes. Okay? So, yung tao, hindi natin inaano, yung ibang, yung lahat ng maalam. Siyempre, mayroong mga tao, dipindi kasi yan sa paniniwala, pananampalataya. Kaya nga sinabi natin, ang pinag-uusapan natin dito, ay yung dulot ng malakas o kaya paniniwala, mataimtim na pananampalataya sa kadar. So, tapang at lakas ng loob. So, kung ang tao ay mayroong mataimtim na paniniwala at pananalig, pananampalataya sa kadar, hindi siya matatakot na sabihin ang katotohanan. Eh? Kasi alam niya na kung mamamatay siya, edi mamamatay siya. Kung darating yung kanyang ajal, yung kanyang oras, pag oras mo na. Di ba? Alam niya yan. So, ang mangyayari sa kanya ay magkakaroon siya ng tapang. So, sasabihin niya ang katotohanan ayon sa pamamaraan na kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya iisipin na baka may mangyari sa kanya ganito. Baka matulad siya kay sa mga masyayikh na mga pinapatay, hindi niya iniisip. Kasi alam niya na kung ano yung nakatalaga sa kanya, nakasulat sa kanya, kung hanggang saan lang yung buhay niya, doon lang talaga. Kahit na magdaawa siya o hindi, kung madadatnan siya ng kamatayan, madadatnan siya ng kamatayan. Ganyan ang tao na may paniniwala, pananampalataya sa kadar. Magkakaroon siya ng tapang. Okay? So, pag ikaw ay malaki yung paniniwala mo dito, hindi ka natatakot na sabihin yung katotohanan. Hindi ka natatakot na sabihin yung kung ano yung iniobliga. Hindi ka natatakot na gawin kung ano yung iniobliga sa'yo ni Allah. Hindi ka natatakot na ipakita na ikaw ay Muslim. Hindi ka natatakot na ipakita o kaya gawin ang iniobliga sa'yo ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa mayroong kang pananampalataya sa tadhana. Naunawa natin yan, okay? Okay. Pagtitimpi, pagsasabar. So ang tao kapag may pananampalataya sa tadhana, natututo siya magsabar. Nabanggit na natin yan, di ba? Number 9, iba pang mga dulot ng paniniwala. Gabay at patnubay. Walang anuman ang mangyayari. Ha? Kasama sa katotohanan, mga kapatid. Realidad, walang anumang nangyayari, kabutihan man o kasamaan, okay? Walang anumang nangyayari maliban na lamang na ito ay nagmumula sa kapasyahan at kapahintulutan ni Allah. Walang kasamaang mangyayari maliban na lamang na ito ay dadaan sa kapasyahan at kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ. At kung sino man ang manampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, manalig kay Allah subhanahu wa ta'ala, manalig kay Allah subhanahu wa ta'ala, papatnubayan ni Allah, gagabayan ni Allah ang kanyang puso. Di ba?
So, kung natatakot ka na baka ikaw ay mamatay, ha? Kung natatakot ka na baka ikaw ay mabankrupt, natatakot ka na baka hindi ka makabenta dahil sa ikaw ay nagsasala, ha? Alisin mo yan sa iyong puso at tanggapin mo ang tadhana, maniwala ka sa tadhana at magkaroon ka ng pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil promise yan ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung sino man ang magkaroon ng pananalig, pananampalataya kay Allah, gagabayan niya ang kanyang puso. Kaya yung tao na may paniniwala sa kadar, ay gagabayan ni Allah ang kanyang puso at papatnubayan ito. Na kung saan, ha? For example, sa mga tindira o kaya tindiro, mga negosyante, di ba kasama sa dahilan kung bakit hindi nakakapagsasala yung mga tao, mga negosyante, dahil sa natatakot sila na baka, ha? Mawala yung mga customer nila. Baka agawan ni pare ko yung customer ko pag pumunta ako ng masjid. Kaya hindi na ako magsasala muna baka ano. Lalo na Disyembre ngayon. Malakas yung benta. Di ba? Yung tao na mahina o kaya wala siyang paniniwala sa tadhana, ganyan yung kanyang paninindigan. Pero yung tao na mataimtim yung kanyang pananalig kay Allah at paniniwala sa tadhana, hindi niya yan maiisip. Ang iniisip niya, kung ano yung ipagkakaloob sa kanya ni Allah, hinding-hindi yan maaagaw sa kanya ng iba. Kaya yung tao na maniniwala dito, mga kapatid, papatnubayan ni Allah at gagabayan ni Allah. Na kung saan, gagawin niya ang pagsamba kay Allah, iniobliga sa kanya ni Allah, nang hindi siya natatakot na baka mawala sa kanya yung mga biyaya ni Allah, hindi siya mag-aalinlangan na gawin niya ang katotohanan iniobliga sa kanya ni Allah. Hindi siya mag-aalinlangan na baka yung customer ay agawin ng iba. Iiwanan niya. Yung iba pa nga na malalakas yung iman, pananampalataya kay Allah at sa tadhana, kapag oras na ng pagsasala, pagsasamba kay Allah, pagdarasal, ha? Sinasarado nila ang kanilang tindahan. Ano yung paniniwala nila? Naniniwala sila kay Allah, nananalig sila kay Allah. Na kung ano man yung ibinigay sa kanila ni Allah, yun at yun lang yung makukuha nila. Okay? So kasama ito, mga kapatid, sa dulot resulta ng pagkakaroon ng paniniwala sa tadhana, kadar na itinadhana sa atin, isinulat sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naunawa natin, mga kapatid. Okay? So, gabay at patnubay, ginagabayan ni Allah ang ating mga puso. Hindi tayo natatakot sa mga sinasabi-sabi, mga ano-ano pa man ng mga paniniwala. Okay? Number 10, pagbibigay, pag nagiging mapagbigay ang tao. Ang tao, kapag mayroon siyang paniniwala, iman sa kadar, nagiging mapagbigay siya. Bakit, mga kapatid? Bakit? Kasi tinatanggap niya na ang kanyang na-achieve ay hindi dahil sa kanyang katalinuhan. Hindi dahil sa kanyang kakayahan, kagalingan. Hindi dahil sa kanyang talent, bagkus ito ay dahil sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga si Qarun, kasama sa mga tao sa kapanahunan ni Musa alayhi salam, kung hindi ako nagkakamali kay Musa, okay? Noong hingan siya ng zaka o kaya obligasyon na charity mula sa kayamanan ni Qarun, ano yung ipinalit sa kanya ni Qarun? Nagmalaki siya. Ang kayamanan ko na ito, ika nga ni Qarun, ay nagmula sa aking sarili. Nagmula sa aking galing, nagmula sa aking katalinuhan.
So hindi siya nagpasalamat kay Allah. Dahil siya, wala siyang pananampalataya sa tadhana, wala siyang pananampalataya kay Allah nang dahil doon, hindi siya nagbigay ng zakah, charity, kawanggawa mula sa biyayang ipinagkaloob sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang tao na naniniwala sa kadar, naniniwala kay Allah, nagiging mapagbigay siya dahil tanggap niya na ang biyaya na kanyang tinamo ay hindi dahil sa kanya, bagkus ito ay nanggaling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya siya ay nagpapasalamat kay Allah, at kabilang sa pagpapasalamat kay Allah ay ang mag-share, ha? Mamigay mula sa blessing, mga blessing na ipinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Pag-asa, pananalig kay Allah, nagkakaroon ng pag-asa at saka pananalig kay Allah, ang taong naniniwala sa kadar. Kadalisayan ng intensyon, ikhlas. Ang taong naniniwala sa tadhana ay parati niyang dinadalisay ang kanyang intensyon. Ha? Parati niyang dinadalisay ang kanyang intensyon na kung saan gumagawa siya ng kabutihan hindi para sa mga tao. Gumagawa kundi siya ay gumagawa ng kabutihan para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Makakalayo tayo mula sa mga maling pamahiin at paniniwala. Sa pamamagitan ng paniniwala, pananampalataya sa kadar, tayo ay nakakaiwas, nakakalayo tayo mula sa mga maling paniniwala, mga maling pamahiin. Di ba? Kasi yung iba, dahil sa mga maling pamahiin na naririnig nila, kapag mayroong masama mangyari sa kanila, isinisisi nila doon sa mga pamahiin. Ikaw kasi, sabi ng huwag ka munang lumabas eh, kasi nabahing yung anak mo eh. Di ba? Kasi yung mga lola at lolo natin, yung mga ano, hindi pa nagkaroon sa kanilang kaalaman, kasama sa kanilang paniniwala noon, ay kapag ang tao, kapag ikaw ay lalabas ng bahay at mayroon kang marinig na mabahing, okay, huwag kang lumabas kasi mayroong masamang mangyayari sa'yo. O kaya kapag mayroon kang narinig na tiki, yung lizard, kapag marinig mo yon, huwag kang lumabas kasi may mangyayari masama sa'yo. Yung pinila yung pintuan, kapag marinig nila yon, sila ay lalabas. Pag hindi nila marinig yung sound ng pintuan habang kanila itong tinutuktok, ay hindi yan sila aalis. Dahil hudyet yun na masama yung alis niya. So yung taong may paniniwala sa kadar tadhana, hindi siya rito naniniwala. Nakakalayo siya. Malaya siyang gawin ang gusto niyang gawin na hindi naman ipinagbabawal sa Islam. Samantala, kung wala siyang paniniwala dito, nakatali pa rin siya sa paniniwala ng mga kalululuhan, ha? Nakatali pa rin siya sa mga paniniwalang baloktot, mga pamahiin ng mga matatanda, limitado yung kanyang ginagawa. Bawal siyang magkuko sa gabi, bawal siyang magwalis, bawal siyang magwalis sa gabi kasi lumalabas na yung swerte, bawal siyang maligo sa gabi, baka mayroon pang ano, mga pamahiin na ganyan. Bawal linisan ng bahay kasi lalabas yung ano. Di ba? Ano ba? Man, napakaraming pamahiin. So kapag ang tao ay wala sa kanya yung tauhid, kaisahan niya Allah, paniniwala sa Islam, paniniwala sa tamang paniniwala, magiging limitado yung kanyang gawain. Kapag gusto niya lumabas tapos narinig niya yung ano, butiki, hindi na siya lalabas kahit na gusto niya lumabas. Ano yung kinalaman ng butiki sa alis mo? Bakit mo ginagawang ano, judge yung butiki? Anong kinalaman ng butiki? Hindi ba pwede nagkataon lang na tumunog yung butiki habang ikaw ay paalis? Walang ano yan. Ang mga yan ay walang katotohanan at walang kahulugan yan. Nilalagyan lang yan ng kahulugan ng mga tao. Kaya yung taong may paniniwala sa destiny, malaya siyang gawin ang mga bagay gawain na hindi naman ipinagbabawal sa pananampalatayang Islam.
Ano yung ginagawa ng propeta kapag siya lumalabas? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala quwwata illa billah. Sa ngalan ni Allah, ha? Ako ay nananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla, walang kakayahan, walang lakas, walang kuwata, walang kakayahan maliban na lamang sa lakas at kakayahan na ipinagkakaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ganyan ang propeta, hindi na siya nakikinig ng mga butiki kung mayroon bang tutunog. Hindi na siya gumaganong. So sa atin mga mananampalataya, yan dapat yung ginagawa natin.